Nang dahil sa pagdami ng mga players natin ngayong season ay mas lalo tuloy na dagdagan ang bilang ng ating mga bangkong mga players na kung saan ano ba ang ibig sabihin ng bangko na term sa larong basketball. Ang bangko o upuan ay ang mga players na hindi nakapagdaro o hindi man lamang nakapasok ng kahit na isang game, kumbaga natili lamang sila sa bangko o upuan mula umpisa ng laro hanggang sa natapos ito. Pero ang malala kabatang ay ang ating mga babanggitin ay ang mga players na magmula week 1 hanggang week 8 ay nabangko talaga at hindi man lamang napaglaro ng kahit na isang beses. Swerte nga ba sila o malas? Ano sa tingin mo kabatang? Pero teka, ohohoy! Kamusta kabatang? Si Inspi na naman nga pala ito at nandito na naman tayo para sa isang balita na dapat mong malaman. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-hit na rin ang notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan, tara! Kapag sinabi ba nating na bangko ang isang player ay nangangahulugan nga ba ito na siya ay mahina? O ano nga ba ang mga kalimitang ginagawa ng isang player na nababangko? Bago natin sagutin yan ay umpisahan na muna natin sa unang player na nabangko ngayong season, walang iba kundi si Zapnu. Alam naman nating lahat na wala na talagang plano pang maglaro nitong si Zapnu sa MPL. Kumbaga ang slot niya sa MPL ay pamparami na lamang. At sa aking pagkakaalamang huling laro nitong si Zapnu ay noong laban pa nila sa NXP Solid na kung saan minamama na nga siya ni Rene J, pero nagawa nilang maikambak ang laban. Pero kung iisipin mong mabuti kabatang, kaya pasada maglaro nitong si Zapnu kung hindi lang masyadong nagiging busy ang taong ito sa kanyang mga business at sa sariling hawak na koponan. Pero kahit ganon, alam naman natin marami na munang pinabilibang taong ito bago siya tuluyang humina sa paglalaro ng MLBB. Pero ang nakakalungkot ay sa tinagal-tagal ng taong ito sa MPL magmula season 1 ay hindi man lamang siya nakaranas maging kampiyon sa MPL, at ito sa tingin ko ang isang dahilan kung bakit hindi pa rin siya tumitigil sa pagiging parte ng MPL. At ang kasunod na bangko natin ngayong season, kabatang, ay walang iba kundi si Ghost Wrecker ng RSGPH. Alam naman nating ang pagkuha ng RSG kay Ghost Wrecker ay para lamang sa pangpapahype ng kanilang team dito sa Pinas. Ngunit alam nyo ba na noong lumipat pa lamang si Wrecker sa larong MLBB mula ROS ay ipinangako niya sa kanyang sarili na siya ang magiging kauna-unahang player na magiging pro sa dalawang laro dito sa Pinas. Ibig niyang sabihin ay naging pro player na siya sa ROS tapos magiging pro player pa siya sa MLBB. Na kung saan nagawa niya nga naman talaga ito dahil parte na siya ng RSGPH. Ngunit kabatang, nakuha nga siya ng mga ito bilang kanilang content creator na kasama sa lineup. Hindi rin naman kasi nagbabatak na itong si Wrecker sa paglaro ng MLBB. Kumbaga nawala na rin sa isip niyang maging isang ganap na pro player talaga ng MLBB. Kaya magmula nang nakapasok nga siya sa RSGPH hanggang ngayon ay hindi niya pa naranasang maglaro sa MPL ng kahit na isang beses man lamang. At ang kasunod naman nito ay si RK3 na mula naman sa koponan na Echo PH. Kung ikaw ay nakasubaybay sa mga naging laban itong Echo PH noong nakaraang season kabatang, abay alam mong naging mabisa rin talaga itong si RK3, lalong-lalo na sa tuwing ginagamit niya ang hero na Selena.
Ngunit, syempre dahil sa ipinapakitang galing ni Kurt Easy ngayong season ay hindi niya pwedeng palitan si Kurt sa main 5, lalong-lalo na na nagpapasolid palalo ang Echo PH sa kanilang main 5. Kumbaga, kung si Kurt siguro ay medyo naging maalat sa kanyang mga laro, ay posible pa siyang mapalitan ni RK3. Pero pinapatunayan naman itong si Kurt na siya talaga ang karapat-dapat. At ang kasunod naman nito ay si Raflesia na nagmula naman ulit sa Echo PH. Sinong tao ang hindi nakakilala kay Raflesia kabatang? Abay alam naman nating isa ang taong ito sa may mga napatunayan na pagdating sa larong MLBB. At kung talagang lehito mukhang taga-subaybay ng MPLPH, abay alam mo si Raflesia ang isa sa gumawa ng hindi malilimutang arrival meta para maisave ang kanilang koponan sa kamuntikang pagkatalo. Kumbaga, sobrang lala ng IQ ng taong ito sa paglalaro ng MLBB, pero nitong mga nagdaang mga season ay tila naging maalat para sa kanya ang pagkakataon. Kaya naman ngayong MPL S9 ay ipinaubayan na niya muna ito kay Yawi ang paghahawak ng POS 5. Siyempre, alam naman natin na mas mainit maglaro si Yawi ngayon, lalong-lalo na't gustong-gusto ng taong ito na may mapatunayan siya sa dating niyang koponan. At ang kasunod naman ay si Outplayed kabatang na kung saan nakita nating maglaro sa Cebol Qualifiers ang taong ito at talagang isa siya sa nagpapakita ng lakas. Pero hindi nga para sa kanya ang MPL S9 dahil hindi man lamang siya na pagbigyan ng mga ito na makapaglaro ng kahit ng isang beses man lamang. At ang kasunod naman ay si King Salman na mula sa TNC Pro Team na kung saan alam naman nating sobrang ganda ng ipinapakitang naro ni Bentings, kaya siguro hindi nila na ipapasok itong si King Salman. Kasunod naman na player natin kabatang ay itong si Kiluwash na alam naman nating nagpahinga ng isang buong season noong S8, pero ngayong MPL S9 ay tila ba parang nagpahinga siyang muli dahil nga hindi man lamang natin siya nakitang maglaro ng kahit na isang beses. Madalas, inaasar si Trimar na parating nasusolo kay sa kanyang lane, pero hindi pa rin ito pinapalitan si Trimar sa XP lane dahil siguro para sa kanila ay mas mabisa pa rin bilang XP si Trimar TC. Ito yung sinabi ko sa inyo kabatang noong nagpahinga si Kiluwash sa paglalaro na sa oras na siya nga ay bumalik ay hindi na ganun kasolido ang kanyang pag-XP lane. Kumbaga, sabihin na natin na natili ang lakas niya, pero mas nangingibabaw ang laro ni Trimar dahil mas kutumang taong ito na makakuha ng kampiyonato. Pero syempre, alam naman natin na itong si Kiluwash ang isa sa mga players na nakakuha na ng 2 kampiyonato sa magkaibang koponan sa MPLPH. At ang kasunod naman ay si Heat o si Mr. Fundamental na ngayon ay nagpapahinga na lamang muna sa koponan na RSGBH. Kung sa lakas ng paglalaro, abay alam naman nating hindi talaga magpapatalo itong si Heat. Ngunit ngayong dumating sa RSGBH itong si Light ay pinatunayan ito na siya ang mas karapat dapat na makapwesto sa main 5. Lalong-lalo na't si Light pa mismo ang tinanghal bilang MVP ng regular season dahil binigyan niya talaga ng liwanag ang koponan na ito. Kasunod ay itong si Hades ng Echo PH. Siyempre, mahihirapan nga naman talaga itong si Hades na makapasok, lalong-lalo na't parte ng kanilang koponan ang isang core na alam naman nating isa sa pinakamalakas dito sa Pinas. Pero kung magtataka ka kung bakit hindi pinakawala nitong Echo si Hades kahit alam nilang nakuha na naman nila si Carl, abay ito ay dahil posibleng maging karibal pa nila itong si Hades kung ito ay mapupunta sa ibang koponan. Dahil hindi naman natin maitatanggi na isa pa rin kasi ang taong ito sa mga core na talagang malakas, pero posibleng tuloy na siyang mawala ngayong susunod na season. Kasunod ay si Alidap na parte ng Omega Esports na kung saan
gaan maganda ang ipinapakita ni Renzo bilang XP laner kaya mahihirapan talaga siyang makapasok sa main 5. At ang panghuli ay itong si Aaron Cutie na kung saan isa rin siyang gold laner na syempre mahihirapan siyang makapasok sa lineup dahil alam naman nating sobrang mabisa ngayon ang gold laner ng Echo PH na si Benny Cutie. Pero ganun pa man kabatang, hindi mahihina ang mga players na nababangko bagkos nangyayari lamang ito dahil mas bumabagay sa ibang mga players ang lineup composition na meron sila ngayon na kung saan kahit nababangko naman sila ay tumutulong pa rin ang mga ito sa pagkakalap ng mga data para sa kanilang koponan at nagbibigay rin ng ilang mga suggestion para sa team. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga players na nabangko nga ngayong season. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.